Ohayou gozaimasu, Minasan. Watashi wa Jason desu. Jay to yonde kudasai. Dozo yoroshiku onegaishimasu. 3 nen mae ni Nihon de tarakimashita. Jitto no shumeisho o mo motte imashita. Ima watashi wa Nihon de no keiken o kyoyou shimasu. So, Hajimemasho. Nakita nyo naman kung ano yung intro ko, Nihongo. So, ang topic natin ngayon ay Japan. But, before we get into this video, be sure to subscribe and leave a comment below and say, I subscribe. And I will personally reply to all of your comments. So, let's start. So guys, ako nga po pala si Jason Bino. Pero pwede nyo naman akong tawagin Jay or Jay Allen. Ako po ang creator ng channel na, syempre, ano pa nga ba? Jason Bino. Wala akong maisip eh. So, ako po ay nagtrabaho sa Japan for 3 years from November 2013 to November 2016. Nag-apply ako guys, isang agency via work abroad. So guys, effective talaga yung work abroad. So mag-check lang kayo. Ang inapplyan kong agency ay Prudential Employment Agency way back 2013. So guys, dun nga ako nag-apply sa Prudential Employment Agency. This agency is a Japanese owned agency. So ang pinapalis lang po nila ay puro bound to Japan. So syempre, natanggap po ang inyong lingkod. So, sasabihin ko sa inyo ang mga susunod na procedure. First of all, syempre, kailangan mag-apply muna kayo. Ang qualification ng pag-a-apply as an intern trainee sa Japan ay kailangan ay may minimum 3 years experience ka sa category na ina-applyan mo. For example, sa case ko, machine maintenance. Pwede rin namang welder. Pwede rin namang laser cutting. Pwede rin namang meat processor. Pwede rin namang sewer. Pwede rin namang ano ba bang mga naalala ko. After that, kapag na-qualify kayo ng agency na ina-applyan nyo, tatawagan kayo niyan automatic at sasabihan kayo kung kailan ang employer's interview. Kaya guys, kapag tinawagan kayo, siguraduhin nyo na puntahan nyo yung employer's interview. Dahil ang interview ay one shot lang. Dahil hindi mag-i-stay ang employer dito ng matagal na panahon. Siguro, maximum na ng 1 week. Kapag tinawagan kayo sa employer's interview, kailangan pumunta kayo. Dahil ito na yung pagkakataon nyo na makapagtrabaho sa Japan. Ayun guys, kapag natanggap na kayo, syempre, magkukumpleto na kayo ng requirements. Ngayon, bibigyan ko kayo ng mga tips para maging smooth ang application nyo sa pag-a-apply sa Japan. So let's start with the application. So guys, hindi biro ho mag-apply sa Japan. So kailangan mo talaga ng sipag at tiyaga dito sa pag-a-apply. So in my case, that time, ang pinakamahirap na requirements na inasikaso ko ay ang tinatawag na sending company. Sending company guys, napakahirap kong kunin yan, yung application na yan o yung requirements na yan. Kaya guys, ididetalye ko sa inyo ngayon kung anong naging mga strategy ko nung kinuha ko ang sending company. Ang sending company ay isa sa pinaka major requirements sa pag-a-apply sa Japan. Guys, hindi ho biro mag-apply o kumuha ng sending company. So kailangan ay masipag at matyaga kayo sa paghahanap. May dalawang option kung paano kumuha ng sending company. Una, ay yung agency na ang maghahanap sa inyo. At pangalawa, ikaw ang maghahanap. And since that time, wala naman akong pera. Kapag agency kasi, magbabayad kayo. Mahal kapag binayaran nyo sa agency. Kung maghahanap naman kayo, kahit papano, makakamura kayo. At ganito po ang naging strategy ko. Doon po kasi sa amin ay maraming mga small
shop na possible na pwede kong mapakiusapan kung pwede silang gawing sending company. By the way guys, sa sending company, kailangan mong hingin sa kanila ang mga confidential documents dahil kailangan yon sa requirements sa co-op na mag-a-accept sa'yo. Halimbawa, yung DTI, tapos yung dami ng tao, yung dami ng employee nila, napapaalisin nila. Tapos, yung yearly gross income nila, ihingin nila lahat yon. So, di ba, sino ba namang kumpanya magbibigay sa'yo nun? Napakahirap, di ba? So, ang nangyari nun, sa kabutihang palad, meron akong isang close friend na nauna nang pumunta sa Japan, which is my kumpare na si Brian Sales. Shoutout sa iyo, pare ko. Yung kanyang relatives, may kakilala na isang machine shop. So, inirefer siya doon. So, nung nandun na siya sa Japan, at ako'y natanggap naman, tinawagan ko siya at kinonta ko at sabihin na kailangan ko ng sending company. Ngayon, inirefer niya sa akin yung sending company o yung machine shop na ginamit niya para makapunta sa Japan. So ngayon, immediately, pinuntahan ko yun. Kasama yung partner ko pang dalawang machine maintenance na kabatch ko din. So nakipag-negotiate kami sa kanya. Since kilala niya naman yung kumpare ko na si Brian. Ngayon, ganoon ang sinabi ko sa kanya. Sir, pag-usapan na lang ho natin ito kung paano yung magiging setup. So, ang nangyari, pumayag siya na kami ang magre-renew ng permit nila, yung barangay permit, yung business permit. So, pumayag naman siya. So, ang ginawa namin, kami yung nagbayad. So, naghati-hati kaming tatlo at nabayaran naman namin yung mga permit na kailangan nila. So ngayon, dahil kilala naman kami at kilala din yung kumpare ko, nagtiwala sila sa amin. Kaya, anong nangyari? Pumayag siya na magpagawa kami ng tarpaulin, tapos nagpa-picture kami doon sa may harapan ng machine shop niya, tapos nagpa-picture din kami na nagtatrabaho doon sa machine shop niya. Ganun yung mga ginawa namin. Kung may mga kakilala kayo na small businesses na related sa inyong a-applyan sa Japan, try nyo makipag-usap. Kasi kung galing kayo sa isang malaking kumpanya na tulad ko, galing ako sa isang electronics company na napakalaking company, hindi nila ipapahiram lahat ng mga confidential documents nila. Ako na po nagsasabi. Kaya po, pag nakakita po kayo ng mga maliliit na shop, maging thankful po kayo. At gawin nyo po yung best nyo kapag nakarating na po kayo sa Japan. So, after kong makipag-negotiate sa kanila, so yun nga, ganda na po yung mga nangyari. Pumayag sila, gawin yung mga kailangan namin requirements. So ngayon, ipapahiram nila sa amin yung, o pinahiram nila sa amin yung mga confidential documents na kailangan namin. Which is tagumpay naman na ipasa namin siya. So, copy lang naman yun. So, yung mga requirements na tagumpay namin na na-accomplish is yung picture namin na nagtatrabaho kami doon. Tarpaulin na hawak namin na katunayan na nagtatrabaho kami doon. Tapos, syempre guys, ang pinaka-importante, ang mga legal documents. Yung DTI, pinahiram sa amin yung DTI. Tapos, yung gross yearly income namin nila. Gross yearly income nila, tapos yung mga business permit nila, tapos yung profiles nila, pinahiram nila sa amin yun. At syempre, ang pinaka-importante, yung certificate of employment. Kasi nga, di ba, sending company, isi-send ka nila sa Japan as an intern trainee. Ganun po yung setup. So, kailangan kunin nyo po yung certificate of employment o COE. Ang certificate of employment at yung isa pang COE, Certificate of Eligibility, magkaiba po yon. I will tell you later. So, pag na-accomplish nyo na po lahat about sending company, naku po,
para po kayo nabunutan ng tinik. Dahil napakahirap po talagang maghanap ng sending company. Either agency magbibigay sa inyo kung ayaw nyo ng hassle, magbabayad nga lang kayo na malaki. O dahil wala kayong pera, wala kayong budget, maghahanap kayo para mas makamura kayo. So ganun po yung ginawa ko. Ngayon, nalaman nyo na kung paano ang ginawa kong strategy sa sending company. Ang tip ko lang guys, pwede kayong magtanong sa mga maliliit na business o shop like machining shop, welding shop, sa mga sawer naman, yung mga maliit na patahian. Tapos, pag-usapan nyo na lang kung ano yung terms. And for sure naman, papayag siya at kailangan nyong mapapayag para magkaroon kayo ng sending company. Sabi ko nga guys, lagi, stay positive, whatever it takes. Huwag kayong susuko dahil ilang step na lang makakapag-Japan na kayo. So, pag nasa Japan naman kayo, eh please lang mga peeps, huwag kayong gagawa ng kalokohan dahil ang unang-unang madadamay ay yung inyong sending company dahil nakapile lahat yon sa cooperative agency nyo sa Japan. So please guys, behave lang po. Next, sa medical health issue nyo. Kung meron pa kayong medical health issue, eh wag na wag po kayong magsisinungaling. Kung natanggap po kayo sa agency, dun pa lang po asikasuhin nyo na po yung medical issue nyo. Dahil pag nalaman po ng agency na meron kayong sakit, ay madi-disqualified po o mapoporfeit po ang application nyo papuntang Japan. Sayang, di ba? For example po, sa akin. Ako po ay may issue ng tuberculosis way back 2003. So, nung natanggap po ako, automatic po yun. Pinacheck ko po agad sa aking personal doctor. Dahil po, may kakilala po akong doctor na lagi ko pong pinupuntahan kapag nagpapacheck up ako nun sa aking tuberculosis. Hanggang sa gumaling po ako. Ngayon, nagpa-fit to work po ako at kumuha ako ng medical certificate. Katunayan na pwede po akong mag-work sa Japan. So, nakalusot na po ako sa medical ko. Kaya, nabawasan na po ang problema ko sa paglalakad ng application. And lastly, kung ikaw ay late registered, ay dapat ayusin mo na ang iyong birth certificate. Dahil kapag nalaman ng agency at ng co-op sa Japan na ikaw ay late registered, madi-disqualified ka rin. Sayang lang application mo, di ba? Sayang lahat ng paghihirap mo. May sending company ka na, ayos na yung medical mo, tapos late registered ka pala. Wala ring mangyayari. So, kailangan, habang nandito ka sa Pilipinas, ayusin mo na ang iyong birth certificate kung ikaw ay late registered. Maliwanag po. At, ang pinakahuling pahirap ay ang Nihongo class. Although, ang alam ko sa mga agency, wala naman pong bayad ang Nihongo class. Marahil ang babayaran nyo lang ay ang pag-stay nyo doon sa dorm nila. Pero ang Nihongo class po ay wala pong bayad. So sa case ko po kasi, doon sa agency na in-applyan ko, wala naman pong bayad ang Nihongo class. So ang binayaran ko lang po ay yung 4 na buwan po na stay sa dorm nila. Sa aking pong natatandaan, 6,000 monthly. Pero dati pa po yun. Ewan ko lang po ngayon. Ano po, kasama na rin po dun yung pagkain. Kaya, yun po yung total. Ang tatanda. Pero yung Nihongo po, wala po ba. Ang pinakamahalagang documents na makukuha nyo kapag sure na makakapunta na kayo sa Japan ay ang Certificate of Eligibility na tulad nga ng sinabi ko kanina. Certificate of Eligibility, ito ay katunayan na kayo ay pwede nang magtrabaho sa Japan as an intern trainee. So, kaya guys, pag nalagpasan nyo yung 4 na mahihirap na requirements na yan, for sure yan, makakarating kayo ng Japan. So, yan po. Kapag yan po ay dumating sa inyo, ay, Diyos ko po, magsaya na po kayo. Dahil after po ng graduation nyo sa Nihongo class, kinabukasan po ay aalis na kayo. So, guys, sana po ay may natutunan kayo o may nakuha po kayong tips or idea sa mga i-share ko sa inyo. At
na may maging matagumpay ang pag-a-apply ninyo sa Japan. Okay? So guys, Ganbatte. And katsukite kudasai. So guys, before I end this video, syempre, may shoutout na naman tayo. Shoutout nga po pala sa aking dalawang partner sa Japan na si John Louis Salayo at kay Dan Israel Julian. Ingat kayong dalawa dyan sa mga bansang napili nyo. Si John Louis ay bumalik ng Japan at si Dan naman ay nasa New Zealand. Kaya guys, hope to see you soon at mag-ingat kayo palagi. So dito ko natatapusin yung video ko till my next video. So don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para ma-notify pa kayo sa mga susunod kong video. See you next time! Bye! May nakalimutan ako guys. Ang top 2 na agency para sa akin ay ang unang-una, syempre, ang nagpa-alis sa akin papuntang Canada, ang Chartreuse Prime Recruitment Specialist Incorporated. At syempre, ang nagpa-alis sa akin sa Japan, ang Prudential Employment Agency. Pareho po silang nagpapaalis sa Japan. So, mamili lang po kayo. Wala po akong top 3, kaya top 2 lang po. So, see you next time. Bye-bye!